Tingnan nyo lahat ng aspeto ng inyong negosyo. Mm-hmm. For example, gusto nyo lumawak eh. Ano ba yung sabihin ng lumawak? Mag-expand? Or yung big word na maging matagumpay ang negosyo? Ang tanong natin kay Alvin, ginagawa nyo ba, binivideo nyo ba dapat yung mga... Dapat nabivideo kayo lahat ng delivery nyo. Yes, nabivideo nyo ba sila? Tapos pinapost nyo ba? Yes po, ako din po yung nagbivideo, ako na rin po yung nag-edit. Ako na rin po. One-man show. Yes. At dapat na, importante yun doon sa customer, hindi doon sa nakatanggap. True. Yes. Kaya ka nagbigay. Eh. Tapos isang second advice para sa kanilang dalawa na rin, amazing, Love tsaka Gladys, no? Tingnan nyo lahat ng aspeto ng inyong negosyo. Mm-hmm. For example, gusto nyo lumawak eh. Ano ba yung sabihin ng lumawak? Mag-expand? Or big word na maging matagumpay ang negosyo? Tingnan nyo, ano bang sukatan nyo ng tagumpay? Pera ba? Mm-hmm. Kasikatan ba? Kasikatan? Iba yun. Yung iba, miski na hindi malaking limpak-limpak na pera ang makuha, basta sila ang sikat na sikat, sila ang kilalang-kilala. Para sa kanila, tagumpay ang negosyo nila. Yung iba, makapag-empleyo ng marami. Para sa kanila, matagumpay na negosyo nila. Kayo, alamin nyo, identify what is your measurement of success. Yung iba, sabi nila, mapamana o maging matatag lang ito, tumagal lang ito, matagumpay ang negosyo ko. Yung iba, makatulong daw. O yung iba, katulad sa inyo, ako, ikaw siguro, Aljon, dati kang OFW, di ba? Matagumpay itong negosyo na to, nakaka-isang daang pamilya na o 100 tao ang nakita kong ngumiti, na luha, sasaya, dahil dito sa negosyo ko na to. Pwede mong masabing matagumpay ka. Ang pagiging matagumpay sa negosyo, hindi lang yung maraming-maraming pera, maraming-maraming benta nga, lugi ka, malaki naman ang utang mo. Ang laki-laki ng kinita mo, ang dami namang galit sa'yo. Di ba? Hanapin nyo talaga ano yung matagumpay na negosyo para sa inyo. Now, last but not the least, ang isang uso po ngayon na amazing, Love, Gladys, tingnan mo po itong negosyo Facebook page. Naalala ko 15 years ago, noong 15, 16 years ago, nung inuumpisan tong Go Negosyo, naku, marami na ang 3, 4, 5 kung may nag-a-attend. Ano ang ginawa ng Go Negosyo? Nagagawin nyo, last advice ko sa inyo, ang uso po ngayon, community building. Hindi po ito yung mga NGO, ha? Ito yung mga community of entrepreneurs or wannabe entrepreneurs. O, ang dami sa Go Negosyo. In-identify niya ang binild niya community. Mm-hmm. Alam niyo ba ang community ngayon, mas loyal pa ang tao sa community kaysa sa isang bansa. Mas wala ng patriotism sa bansa, meron loyalty to the community. Yung mga community niyo of, kinari mga, yung ibang member ako, Honda Civic Owner Community. Kasi, Love, yung panahon ko, nung 90s, Honda, pagkaroon ka ng Honda Civic, ano ka na eh? Bonggels! Bonggels na yun! Tapos, meron mga iba't ibang community, yung mga mahihilig sa relo, yung mga mahihilig sa... Yeah, mga grupo-grupo. Ang dami pong ganyan talaga, Sir Arman, yung mga community na pwede mong samahan ako bilang. Kaya, kayong dalawa, build a community. Anong community? Yun ang kailangan yung hanapin. Meron ng isang clue sa'yo, Aljur. OFWs. Dapat either ikaw mag-umpisa or sumama ka sa pagpapalakas ng isang community. Yan ang way to promote and to magkaroon ng market. Ako po kasi, nagtatrabaho pa rin habang nagnenegosyo. Full-time na nagtatrabaho pa rin po ako. Hindi po kasi ako confident na mag-start ng full-time na business dahil
hindi ko po nakikita na masusustentuhan niya yung kumbaga sinusweldo ko sa pang-araw-araw. Sustainable. Yes po. Ano po ba maipapayo niyo sa akin para maging confident at para masimulan ko ang pagiging isang full-time na negosyante? Sa panahon ngayon, lalo na dumating ang pandemya, ang bagong pananaw sa pinagkakakitaan o sa pananalapi, hindi ka na pwedeng umasa sa iisang source of income. True. Hindi na pwede. True, hindi na pwede. Nasasabihin mo, sana meron ako magandang-magandang employer. Yeah. Maganda trabaho ko, maganda sweldo ko. Para, di ba, masipag pa rin ako, pero isa lang, magtatrabaho ko. Okay. Hindi na pwede ngayon yun. Ang sideline ngayon, parang tanggap na. Miski na yung CEO ng isang kumpanya, tanggap siya mismo, nagsa-sideline. Totoo po. Totoo. Of course, paalala natin, bago ka tumarabaho ng sideline mo, huwag mong papayaan ang mainline mo. Mainline. Okay? Sideline, actually, parang tamad ka pa kapag meron kang mainline at isang sideline. Para sa akin, tamad ka pa noon. Tamad pa po yun, ha? Kasi ngayon, Gladys, nothing is secure. Yes, tama naman po. Agree! Nothing is secure. Super! Miski na yung pinakamalaking kumpanya, the bigger they are, the harder they fall. Tama po. Even tama the big po. Ones, they can fall. They can fail. Opo. Kaya tayo, individual, kung tayo man yung big one or part ng big boy, eh, opo, dapat meron tayo mga maliliit. Parang lamesa yan eh, lamesa. Merong lamesa, isa lang ang paa. Ang ganda, ang tibay. Eh paano pag nabali yung paa? Bagsak na. Merong lamesa, apat ang paa. Mm. Miski na nabali, may crack na yung isa, kahit pa paano nakatayo pa rin. Pwede pa rin gawing hapagkainan. Ganun lang din yung source of income. Now your question. Your question. It's all a matter of discipline. It's all a matter of discipline. There are 168 hours. Time is the greatest equalizer. Si Betong, si Ma'am Gladys, si PA Joey Concepcion, ikaw Aljor, pare-pareho tayo. Meron tayong 168 hours a week. Sa isang linggo, 168 hours. Mas mayaman si PA Joey, mas maganda si Love and Uber, mas guwapo si Amazing, pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo, 168 hours. Correct. Buhay. Anong ginagawa mo sa 168 hours? At sa lahat ng tagapakinig natin, sabi ng mga doktor, Love, di ba? Matulog daw 8 hours a day. Yes. So yung 168 hours mo sa isang linggo, mababawasan ng oras ng tulog mo, 112 hours tayong gising. Gising, 112 hours. Mahaba yun. Like, yan eh, kung natutulog kayo ng 8 oras araw-araw. Hindi. 5 hours na, sir? Jill, ka siguro 40 hours a week, 8 hours a day, Monday to Friday. 40 hours a week lang. Eh, 112 hours kang gising eh. Oo nga. So, diba? Paano masasabi nung iba, naku, hindi ako makahanap ng iba pang pagkakakitaan? Pagod na ako eh. 112 hours kang gising. Nakatulog ka na ng 8 oras ha. 40 hours, Monday to Friday. Ilang oras pa yon? Minus 40. About 70 plus hours. Ano hong ginagawa natin sa 70 hours? Lagay mo na yung personal. Lagay mo na yung spiritual. Lagay mo na yung pamilya. May 40 hours ka pa na natanggal mo na yung personal, ha? Pamilya at spiritual. Meron pa rin matitira. Oo. Di ba dapat pinagkakakitaan natin yon? Yes. Yeah. So, it is but all right to have sideline. Sidelines, in fact, plural. Sidelines. Kasi yung oras, habang lumalagpas yan, dapat makabuluhan. Hindi ko sinasabing pagkakitaan lang, makabuluhan. Yung oras sa pamilya, oras sa pagdadasal, oras sa negosyo, oras sa empleyo. Yan.
Actually, ito siguro ang tanong ko naman kay Sir, ano po po, Gasser, yung tingin niyo po, mga additional tips, lalo na po, sa totoo lang po, ito, ang pinakabago po namin talaga ngayon ay ang franchising. Ano? Sabi niyo nga po, itong food business na pinasok namin. Siyempre, gusto ko po yung expertise ni Sir Armand. Ano po ang mabibigay niyo pa sa aming tips, Sir? Para po dito sa linya ng negosyo na ito. Yeah. Para doon sa dalawa, no? Kasi yung isa nag... umpisa siya 2017, 2018 pa. So, four years ago. Tingnan niyo po yung negosyo ni Ma'am Gladys. Kailan kayo nag-umpisa? 2019? Right before the pandemic? Sir, yung pandemic, ano, yung pandemic business namin, yung catering, Someru Catering. Opo. Nakita niyo, para doon sa mentees natin, na amazing, no? Nakita niyo yung continuous, tuloy-tuloy na nag-iisip siya ng bago o merong binabago. Yan ang essence of entrepreneurship. Yan ang essence of entrepreneurship. Iba po ang entrepreneur sa businessman. Magkaiba po yun. Yung businessman, maaaring inempleyo mo, magaling na finance, magaling na presidente. Diba pag minsan merong ang BPI, pagmamayali ng mga Ayala, pero kumukuha sila ng presidente para doon. That president may have good business sense. Businessman siya. Si Gladys, entrepreneur. Lagi siya nag-iisip ng bago o merong babaguhin. Ngayon, dun sa dalawang mente natin, ito po, hindi naman po to fear factor statement, ha? Hindi naman tinatakot kayo, kayong dalawa. Opo. Nakikita nyo, marami nang gumagaya o tulad din nyo. Hindi naman kayo hindi naman kayo magkakausap, pero meron sa Iloilo, sikat na sikat, ganyan na ganyan. Hanggang dito sa Cavite, pwede siya mag-deliver. Ang punto ko, pag ang negosyo, ito, bago ng pandemic, ha, before pandemic, dati, nagtuturo tayo sa go-negosyo, every 5 years, dapat may matinding pagbabago sa negosyo nyo. Otherwise, ang pagbabago mangyayari, pababa na yung negosyo mo. Ngayong pandemic, kaya tama, learn from the real experience of Ma'am Gladys. Every 100 days, 3 months, every 100 days, dapat nakakapag-review kayo ng negosyo nyo. Ano ang SSC ninyo? Ano yung SSC, Gladys? Ano po yun, sir? What will you stop, start, or continue? Every 100 days. Every 100 days. Dapat nagpaplano kayo ng ganun. Para sa lahat, sa nakikinig. Every 100 days. Eto, nasa pandemic pa tayo. Same time last year. Amazing. Same time last year. June 2021. Akala natin pa-okay na ang pandemya, alam natin pa okay na magkakaroon ng eleksyon sa Pilipinas, mukhang magiging maayos, etc. and so on. Nilusob ng Russia ang Ukraine. Yeah. Ang China nag-lockdown noong March, April. Yes. Kaya every 100 days, every 3 months, para kang Ma'am Gladys, ewan ko kung ginagawa niyo po 'yon, yung yearly strategic planning. Yes po. Hindi na po taunan. Meeting na mahaba po 'yun. hindi na taunan o every year nagpaplano. Every 3 months, every 100 days. Every 100 days. Will start continue. And continue. Ay, napaganda. Panalo. Oo nga. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong business expertise, ano, Sir Armand. Hindi ko makakalimutan yung SSC ni Sir. Stop. Oo.
Start continue. Thank you po. Hanggang ngayon, Jermel. My God.